Edwin Di, ha? Alam natin yan. Yeah. Turn the notification bell. Don't forget to subscribe Edwin Di channel. God first. Edwin Di channel. God first. Subscribe Edwin Di channel. God first. Edwin Di channel. Edwin Di channel to, huwag kalimutan. Yung sasakyan, dinalaw ko na po. Na-start ko lang siya noong December 31 po ng hapon. Ayan. Nandito pa po siya sa dating pinaparkingan niya. At di ko pa napapagawa ko yung yupi at saka yung basag na windshield. Diyan po tumama. At ito po ang kaya ito basag po yung ano yung cover. At ito po ay i-start natin ngayon, paandarin natin si Basti, pangalan to Basti sa natin yung ba langis tubig. Ayan, may tubig at ganap po ngayon January 9 2021 po at ito po yung langis niya. Ayan po. Marami pa. Sige yung makina. Ang laki ng makina ito guys. Ano siya yung pang ambulance na makina. Kaya ang laki ng lakas na humatak sa akyatan itong sasakyan na ito. Si Basti po. Basti ang pangalan ito. Guys, kailangan i-heater muna para madali rin siya mag-start kasi sa ganito patagal ang naka-start mo.
daming basura, hindi ko pa nalinisan. Diyan lang muna yan. Yung likod niya, nandito pa yung mga stock na pinull out na galing sa school. Hanggang ngayon, hindi pa na-deliver sa La Union dahil meron tayong tinatawag na travel pass. Travel pass at saka yung rapid test at saka swab test. Kaya kailangan ng mga ganong requirements, guys, kasi pag hindi maharang ka doon sa kalsada, mahirap na. At saka yung sa likod ko, guys, ayan, nandun po yung mga salamin. Maraming karga dyan sa likod, guys. May mga lamesa pa, may tatlong lamesa na folded. Kaya maayos naman yung pagkalagay. Pag may biyahe po ako, tinututi ko lang itong mga ito. Ayan, inaayos ko lang. Ayan, mga basura. Kailan, grabe yung pagkadisgrasya. Grabe, nandamay pa si kuya, guys. At makikita mo naman yung windshield dito, guys, oh. Ano? Kailangan mapapalitan, nag-canvas na po ako. Ang windshield nasa 776. Nasa 7,000 ang windshield niya. Kailang may labor, may mga kailangan pa rin, mga silicone, yung mga ilalagay daw dito sa gilid. Ayan, guys, ang nakikita nyo, umangat na. Para dito rin sa gilid, silicone. Ngayon, ang sabi yung gumagawa doon sa napuntahan ko, dalhin mo dito yung sasakyan, kasi ang sinabi mo, yung sasakyan mo ay, tawag nito, Subic. Baka hindi standard yung size ng windshield mo, baka wala tayong kasukat, mahirap na. Ayun, medyo na wala na ako ng pag-asa na magawa ng windshield, magawa ng paraan tong basag na to. Nung paglabas ko sa store, doon sa bilihan ng yung mga salamin, sabi ng isang customer, siguro nagkakabit din ng mga windshield yun ng mga sasakyan. Sabi ng lalaki, compatible daw lahat ng urban state na sasakyan. Lahat ng windshield compatible lahat. Kaya doon po ako nabuhayan. Kaya noong December, makakabitan na sana to para makapagbiyahe na. 7.6 po ang gagastusin dito. Ang sabi ng kasama ko, wag lang muna itong December, by January lang, starting of the month, para maganda naman yung condition ng sasakyan pag nabago na itong January. Kaya itong January, paghahandaan namin na para mapagawa na namin ito. At ito naman po ang sa harap, nag-canvas na po ako. Pinakita ko lang yung picture, hindi ko naman dala yung sasakyan doon sa nagre-repaint. Ang sabi niya, repaint at saka itong yupi, ibabalik nila. Babalik siya sa dati, uusbong siya ulit. Ang sabi na sa 6,000 kasama na pintura. Ngayon tinawaran ko kung kaya sa 5,000. Ang sabi naman nila, mahirap daw dukutin yung sa likod dito, yung itutulak. Kaya gusto nila makita muna yung sasakyan, kung anong sitwasyon doon sa likod, kung marami bang harang, kung maraming nakasagabal ng mga wire, kung mahirap gawin, ganun ang presyo, mahirap din ang bayaran. Kaya sabi na, dalhin mo lang dito para maano natin, para masilip natin yung ilalim. Pag madali lang, bawas ng presyo. Ayan. Ito lang yung iniisip ko dito, guys, oh. Yung sensor doon sa RFID ba yun? RFID. Kasi pag pinalitan itong salamin, ito malamang tanggal to. At saka ito yung mga registro, yung mga sticker. Kaya yun ang iniisip ko, baka matanggal dyan, dahil may balik. Yan, ito po ang sitwasyon ngayon ng aking sasakyan, si Baste.
Ang sabi ko, di ko muna lagyan ng sticker to dahil hindi pa nababing kasi bagong pintura lang ko guys. Sa La Union ko pa pinapapintura. Sabi, balik lang daw ako ng after a month. Eh, after a month, wala na, nagkaroon ng ano, yung pandemic kaagad noong January, February po, nagkaroon ng ano, problema, kaya di na nakabalik. Until now, 1 year na po nakalipas. Tapos ito pa ang nangyari. Kaya po, maglilinis lang po ako. Ayan guys, punta po tayo dito sa likod para makita po natin kung anong laman. Ayan. Ayan guys, so dalawang salamin, oh. Dalawang ano, dalawang container na may gripo at saka 4 liters na ano. Ayan. At saka may tent pa ako guys. Ayan, tent. May tent akong dala. Ayan. At makikita na natin yung likod. Yan po ay mga ano na po yan. 5 months na nandito yan o 6 months. Itong mga gamit na sa likod. Yan po ang ibabiyahe sa La Union. Kaya hindi makakabiyahe ngayon dahil ngayon may problema tayo. Ayan po. Napakatagal na po yan sa loob ng sasakyan. Na-stock na po yan. Kaya maghintay na lang po tayo kung kailan babalik. Maraming salamat.